Good morning, Grade 10. Mga mag-aaral, kumusta kayo ngayong araw? Mga magulang, mga panauhin, lahat ng mga Valenzuelanos, kumusta? Sana nasa ayos kayong kalagayan sa oras na ito. Ako muli ang inyong lingkod upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa sunuranin natin sa kapaligiran at ang tiyak nating mga layunin para sa araw na ito sa paksang pagkasira ng kalikasan ay makikita natin sa ating pisara. Tunghayan natin ang unang layunin natin, grade 10. Tingnan natin, ha? Kailangan may focus tayong sinasabi. Number one, nauunawaan ang mga sanhi ng mabilis na pagkasira ng mga likas na yaman at ng mga kagupatan sa Pilipinas. Kailangan maunawaan natin yan, ha? Ano ba ang mga sanhi? Pangalawa, meron pa tayong pangalawang layunin kailangan banggitin. Tingnan natin sa pisara. Kailangan nakabubuo tayo ng angkop na plano sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng pamumuhay ng tao. So sabi natin, bukod sa alam natin ang problema, kailangan alam natin ang solusyon. At para naman sa ating most essential learning competency, kailangan natatalakay natin ang sanhi at implikasyon ng mga hamong pangkapaligiran upang maging bahagi ng mga pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng tao. Last time, sabi ko, meron kayong tatlang aralin. Ah, grade 10, naalala niyo ba? Nakagawa ba kayo ng gawaing bahay? Sabi ko, kayo ay hanggat maaari sumula ng inyong sariling pamamaraan, paano kayo makakatulong sa pagliligtas ng ating sunuranin sa kapaligiran? Ah, kailangan yung achievable, measurable, makatotohanan. Ah, magbigay nga kayo ng inyong mga laging kasagutan? Maaari kayong mag-comment sa chat box ng maayos, ng buong galang, grade 10, lagi nating sinasabi, sa Valenzuela, may disiplina. Ah, malaya kayong magbigay ng comment, pero dapat sa magalang na pamaraan. Makikita nyo sa aking pisara ang salitang solid waste. Bilang pagbabalik aral, grade 10, sabi natin, ang solid waste ay ang mga basura nakikita, nakukuha, saan? Ah, 56.7%, kung inyo natatandaan, ang basurang nakukuha natin sa tahanan. Meron din sa commercial establishment. Ah, saan pa? Sa institutional establishment. So, mapakalaki ng problema natin sa solid waste. Meron tayong tinatawag na biodegradable and non-biodegradable. Pero meron tayong batas na sinasabing tumutukoy kung paano natin dapat komprehensibong inaayos ang ating solid waste. Ang tawag dito ay Republic Act 9003. Natatandaan mo pa ba, grade 10? Ano ang Republic Act 9003? Ito ang Solid Waste Management Act of 2000 na nagsasabing dapat ang ating mga basura ay hindi nakakasama sa atin. At ipinapaalala ng Republic Act 9003 na dapat meron tayong pamamaraan papaan natin ililigtas ang ating nalulugmok na kalikasan. Meron tayong dapat way. Okay. So, para mas maunawaan natin ang mga kaganapan sa bansa natin, nagkaroon ako ng isang maikling video clip na buhat sa 24 oras at tunghayan niyo ang paksang tinutukoy. Panoorin. Papasok po tayong ulat mula sa Palosa, Leyte. Mula sa mismong kapuso natin si Jiggy Manikad na maka ilang oras din natin hindi na contact dahil bagsak nga po ang komunikasyon doon sa Leyte. Jiggy, kamusta na kayo dyan, bata? Mike, mula Tacloban ay nasa 6 na oras ang nilakad natin para makaabot dito sa satellite setup ng GMA News dito sa Palo, Leyte at sa... Jiggy? Hello, Jiggy? Okay, ubos na po ang ating oras. Yes, Jiggy, ubos na ang oras ng 24 oras at babalikan ka namin mamaya. At buti na lang ay ligtas kayo dyan, Jiggy. At yun ay pinasasalamat din natin. Salamat sa inyo dyan, Jiggy. Ingat kayo. Ayan, great then. Natuhayan nyo ang isang maitong video clip buhat sa 24 oras. Ito ay isang nakakalambot na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas 6 years ago. Isang kahindik-hindig na bagyo ang tumama sa ating bansa na tinawag na Bagyong Yolanda
Pumitiling ng napakaraming tao, sinira ang mga tahanan. Maraming nawalang buhay, kasangkapang, gamit, gusali. Ito ay isang malaking problema ang kinaharap ng mga mamamayan, ng mga kababayan natin sa Tacloban at Palolinte. Epekto yan ng lumalakas at dumadalas na unpredictable climate change na sinasabi natin isang malubhang problema sa pagkasira na kaligas. So hanggang sa kasalukuyan, tayo ay dumadanas na isang pandemya na hindi pa rin natin nahaharap o nahahanap ang solusyon paano makatapos at mabibigyan ng solusyon ang COVID-19 para mabalik sa normal ang lahat. Ang Pilipinas ay dinadalaw ng 20 bagyo kada taon. Sabi natin, sa geography, tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Nasa bunga-biyang ng Pilipinas, ng pinakamalaking karagatan sa buong Haiti. Ito ang Pacific Ocean. Kaya hindi tayo dapat magtaka na tayo ay nadalas tinatamaan ng malakas na bagyo. Okay, so bago natin na ipagpatuloy ang ating talakayan, sabi natin kailangan lagi tayo magkakaroon ng bahaging masaya sa bawat araw. Maglalaro tayo, no? Sa kahit pakaisipan lamang para mabigyan natin ng sigla ang ating sarili. Alam ko, alam nyo, ang laro na tinatawag natin 4 picks, 1 word. Okay, familiar kayo dyan. So ngayon gusto ko lahat ng paaralan ay aktibin mo na ho sa tinatawag ko activity na 4 picks, 1 word. So ito yung natin ko sa easy round, average round, and difficult round. Paunahan kayo ng sagot ha. Ang papakita ako ng larawa. Pero sa easy round, tatanggap kayo ng 5 points sa bawat tamang sagot. At sa average, tatanggap naman kayo ng 10 points sa bawat tamang sagot. At sa difficult round, tatanggap naman kayo ng 15 points. Oh, ready ka na? 4 picks, 1 word starts now. Tingnan ang larawan ni Ginang Sayma. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng larawan? Yes, maaaring mag-comment sa chat box. Very good. Ang tamang sagot ay deforestation. Yeah, nakatama ka doon ha. Second question, tingnan natin. What takes one word? Ano ang nasa picture? Go! Bilisan natin. Mm-hmm. Very good. Ang tamang sagot ay flash flood. Yes. The last question for the easy round, grade 10. Oh, tingnan ang nasa larawan. Ako, napakadali niyan, grade 10. Very good. Ang tamang sagot ay air pollution. Oh, bilangin, nakailang puntos ka sa ating 4 picks 1 word para sa easy round. Yeah. So, tunghayan natin naman ang susunod na katanungan. Mm-hmm. Para naman sa ating average round. Tingnan natin ha. So, ito very exciting. Oh, ano tamang sagot? Yes, tama. Illegal logging. No? O yung illegal na pagpuputol ng puno. Okay, yan. Ang vision, ha? O, tingnan natin. Yung pangalawang larawan, ako madaling-madali lang yan sa grade. Kayang-kaya. The correct answer is climate change. Very good. Climate change. Next, tingnan natin. Naku, mabilis lang ang sagot ng mga grade 10 dyan. Anong pinapaiwati? Very good. Illegal mining. O, ang illegal na pagmimina. O, tingnan natin ang next picture. So, 4 picks, 1 word. Yes, the correct answer is landslide. O, ang pagduhok ng mga lupa. Yes, very good. O, nakailang ka na, ha? Tingnan mo, ha? Sabay-baya mo yung managiging tamang sagot. Okay, next. Okay, very good. Ang tamang sagot ay dynamite fishing. No? Yung pagpasabog ng karagatan para lang makahuli ng isda. So, ito ay illegal. O, nandito na tayo sa difficult one. Tingnan natin. For 15 points. Naku, medyo mahaba ang mga letra. Na dapat, mga titik, I mean, na dapat sagutin. Ano kaya ang pinapahiwatig ng larawan grade 10? Sige nga, paunahan nga tayo. Anong paaralan ang pinakamagaling? Very good. Ang tamang sagot ay improper waste disposal. Nakita niyo, umaapaw yung basura. So, hindi tamang pagpapo ng basura.
Hindi tama. Next! Yan! Titang-tita nyo, ha? O anong tawag natin dyan? May pag-umlad na gaganap. Ha? Very good. The correct answer is industrialization. No? Pagdami ng mga gusali, ng mga pabrika. O, next picture. Anong pinapanin natin sa ating topics? One more. Very good. The correct answer is overpopulation. Sobrang dami ng tao sa mundo. Nagsisiksika na tayo. And the last question for the difficult round, tingnan niyo yung larawan. Pumiti na, ha? Pero may ipinapahiwatig siya. The correct answer is tama. Great 10. Global warming. Ha? Epekto yan ng climate change. So, ang mga larawan na maliit natin mga bata ay may pinalaman sa ating paksa ang pagkasira ng kaligasan. Tingnan niyo sa larawan, kano maganda ang bansang Pilipinas? Ang likas na yaman ng Pilipinas ay siksik, bigsik at umaapaw. Ito ba yung nakarating na sa mga lugar na nakikita mo ngayon sa aking tisara? Nakapasyalan mo na ba ang Baguio City? Ang Turon, Palawan? Ha? Ang daming dagat sa Pilipinas na masarap lang yan. Pero meron tayong naging problema katulad ng napanood niya kanina. No? Pero gano'n ba taga-halaga ang likas na yaman sa ating bansa? Makita lang natin itong pahalagahan. Mahalaga ang likas na yaman dahil dito po natuha ng mga hilaw ng materyales upang gawing produkto at pinagmumulan din ito ng iba't ibang hanap buhay. Ah, ng iba't ibang hanap buhay. Alimbawa, sangkap ng damot, no? Nakakagawa ng damit, mga kagamitan, no? Sa mga industriya at paglilingkod. Malaki ang tinitika ng Pilipinas, Britain. Take note of this. Malaki ang tinitika ng Pilipinas, ah, mula sa direktang paggamit ng likas na yaman tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultura. Ah? Marami sa atin ang umaasa sa gawaing agrikultura. Okay, tandaan natin yan. Ah? Yan natin nabubuhay. Pero, paano kaya makakamit ang kaunlaran ah? Na hindi nagsasuffer ang kaligasan? Ah? Ilagin po ha, ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kaligasan tulad ng lupa, kabuntukan, kagubatan, mga ilog at lawa, kasama ang mga deposit ng mineral na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Yun ang tinatawag natin likas na yaman. Kaya lang nasisira siya, unti-unti siyang nauubos. So ang likas na kagandahan ng Pilipinas, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang turismo ay nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ah, tandaan natin yan. Sa kasulatan, malaki ang hamong kinakaharap ng ating bansa dahil sa pang-aabuso at pagpapabaya ng tao sa kaligasan. Yeah. Unahin natin ang tinatawag natin climate change. Tingnan mo ang larawan. Climate change ng mga bata. Ano ba ang climate change? Matungas natin narinig. No? Kahit sa mga bagay na napag-uusapan natin, ito ang isa sa sinusuri natin paano natin ito masusulusyonan. Ano ba ang climate change? Ang climate change grade 10 ay ang patuloy na pag-init ng daigdig o yung global warming sa minimum mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide na naiipon sa atmosphere. Nanggagaling ito sa mga usok ng pabrika, mga iba't ibang industriya at pagkusunog sa mga kagubatan. So, marami pa lang factor yan. Yung paggamit natin ng mga pabango, yung perfume, yung mga air condition, yung mga ref, no? Ay nagiging sabi-sabi ng tinatawag natin ng depletion o pagkabutas ng ozone layer. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, pasimulaki na ng New York ang butas ng ozone layer. Kaya direktang tumatama sa atin ang sikat ng araw. Ha, pinapaalalahan lang tayo, grade 10, mga Valenzuelanos, na hindi tayo dapat magbibilad sa araw sa pagitan ng mga oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Matindi ang ultraviolet rays kasi ito ay nakaka-cancer. Ha? Alangat, ingatan natin yung ating mga sarili. Okay, next! Ano naging epekto ng climate change sa Pilipinas? Ayon sa pag-aaral ng Global Climate Change Index, pang-apat ang Pilipinas sa 10 mga bansa sa buong daigdig
na tinamaan ng matinding epekto ng climate change. Number one na epekto, panganib sa food security dahil panganib na pinasala ng malakas na bagyo ang sektor ng agrikultura. Next, mga lawang epekto, tumataas ang bilang ng mga nagiging biktima ng dengue, malaria, cholera dahil sa pabago-bagong panahon at matinding init. Pangatlo, tandaan natin grade 10. Mayroon mga mamamayan at maraming mamamayang Pilipino ang natitinitang lumilikas dahil sinisira ng bagyo ang kanilang mga tahanan o kaya ay natatabunan ng lupa dahil sa landslide. Samantala, ang iba naman ay pinain ng dagat ang dating lupa na kinakakayuan ng kanilang tahanan. Katulad ng napanood natin kanina sa nangyari sa bagyong Yolanda. So, paano natin dapat ginagamit ang ating kagubatan? Gano'n nga ba kalaki ang kagubatan ng Pilipinas? Ayon sa pag-aaral, ang mga pagbabago, 1500s pa, ang kagubatan ng Pilipinas ayon sa pag-aaral ay umabot sa 27 million hektarya. Pero nung gumaba na, ito ay nasa 2.7 na lamang dahil sa walang habas na pagtutong ng pulo sa kagubatan. So, ang patuloy na pagbigay ng forest cover mula sa 17 hectares noong 1934, ito ngayon, ayon sa pag-aaral ng 2003, ay nasa 6.43 na lamang. Dati milyon ang uri ng puno sa Pilipinas. Ngayon, endangered na sila. Nasa 400 na lang sila. So, anong dapat gawin? Okay. So, sa lamang lupa, ang pagkasira ng halos 50% ng matabang lupain sa ilang 10 taon. So, pag hinakay-kay, pinuputo ng puno, nawawala ang sustansya ng lupa ng mga bata. Ganun din sa lamang tuli, ang pagbaba ng pabuang timbang ng mga nahuhuli isda sa 3 kilo na dating 10 kilo. Wala na ng climate change. No, na ang epekto ay global warming. Pati yung mga iba't ibang uri ng isda sa karagatan ay namamatay dahil sa hindi na natatagalan at init o yung pagbabago ng klima. So may malaking epekto. Ang lamang mineral ay nasa 1.3 gross domestic product o 971.1 piso noong 2009 ay mula sa kita sa pagmimina ayon sa sanggunian ng Country Environment Profile ng 2005 or the National Economic Development Authority 2011. No? So maraming kaganapan, maraming pag-aabusong nagaganap sa kalikasan. No? So tingnan pa natin. Sa kasalukuyan, patuloy na nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas dahil nga sa mapang-abusong paggamit nito. Mapang-abuso, hindi dapat gawin, ibig sabihin. Ano pa halimbawa? Ang katabayaan ito o yung mga nabanggit ko sa mga natural na kaganapan tulad ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo, pagulo ng lupa o landslide at ang malalakang pagbaha ang pinamakatinding impact sa atin. Okay. Take note, meron tayong tinatawag na synonym sa yamang gubat. Yamang gubat naman tayo ngayon, wait yan. Anong synonym natin sa yamang gubat? Ang walang habas na pagtutol sa mga puno ay mayroong epekto. Ang deforestation sa Pilipinas, mga bata, ay kailangan tutukan ng ating gobyerno. Dahil, mababasa mo sa Kisara Maginang Salman, hindi epektibo ang pagpapatupad ng mga programa at batas na nangangalaga sa kalikasan. Nagaganap ang illegal lagi o walang hapas sa pagputol ng puno. Wala nang sisip-sip, na ugat. Okay, ng puno, pagka may malakas na pag-ulan. Imanin ko, ang tinatawag nating deforestation grading ay tumutukoy sa matagalan o permanenteng pagkakaroon ng pagkasira ng kagubatan dulo ng iba't ibang gawain ng tao o ng mga natural na kalamidad. Meron tayong mga natural calamity grading. Problema natin lahat na apektado tayo lahat yan. Okay, next. So, marami pa tayong kaalamang dapat idadagdag. Ano ang naging epekto ng illegal logging? Epekto tayo ng illegal logging. Tingnan, number one, pagbaha. Umili ang butiti, baha agad. Bakit? Dahil wala nang puno sa kagubatan, wala nang sumisipsip sa ulan. Okay? Meron tayong soil erosion na tinatawag.
ang pagkasira ng tahanan ng mga ibon at hayop. So, kailangan na ng balanse ekolohikal. Hindi pwede masira ang bahay ng mga hayop at ibon sa kalibatan. Maapektuhan tayo, mga bata. Isa pang problema natin, yung tinatawag natin migration. Ang migration, mga bata, ay ang paglipat ng tirahan ng mga tao sa kalibatan. Sa paglipat nila, meron epekto, nagsasagawa sila ng tinatawag na kaingin. Ulit, wait, kaingin. Ang kaingin ay ang gawain paglipat sa kalibatan at kabundukan na nagiging sanhi ng pagkakalbo. Parang nakakalbo pag meron migration ng sayma. Siyempre, yung mga tao doon, ginagamit nila yung mga puno, pinuputol nila. Ginagamit nila sa paglulito. Ginagawa nila para sa kanilang tahanan. So, apektado. No? Pinuputol pero hindi napapalitan. Yun ang problema natin. Yun ang katotohanan. No? Na kailangan natin bigang pansin. Dahil lumalalak, araw-araw, oras-oras, ang problema natin. Ha? Sa paglipat-lipat ng mga tao, sa kagubatan at pagbundukan. Next, what else? So, nandang din yung tinatawag natin fuel wood harvesting. Fuel wood harvesting. Ito naman yung paggamit ng puno bilang panggatong. Halimbawa nito ay paggawa ng uling mula sa puno. Imagine, ginagawang panggatong para makapagluto. So, naapekto ng mga puno. Batang puno, matandang puno, pinuputo. Para lang gamitin sa pangangailangan ng tao. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon. Hindi tayo kumukonti, greater eh, dumadami tayo. Nangangahulugan na ang mataas na populasyon ay ang pagtaas ng demand o ang pangangailangan ng tao sa mga pangunahing produkto. Kaya't ang kagubatan ay ginagawang salvation, paaralan, at plantation. Lahat na yata pinoconvert para maging salvation. Kawawa ang ating mga farmers ngayon, di ba? Sila ay umiya. Sila ay nalulungko. Sila ang sektor na napapabalaan ng ating pamahalaan. Unlike sa ibang bansa, mga bata, ipukumpir natin sa ibang bansa, hindi naman tayo sana iingin. Pero iba ang sitwasyon ng farmers sa Pilipinas. Na pag-iiwanan tayo, saan ba sila matuto? Di ba sa Pilipinas, magsasaka, lumaban ng Vietnam. Bakit? Bakit? Nung nagtungo sila sa Pilipinas, mga bata, pinag-aralan nila. Paano nagtamin ang mga magsasakang Pilipino? Nung namalik sila sa bansa nila, natuto sila, aba mas lumaban pa ang Vietnam kaya sa Pilipinas. Samantalang nagturo lang sa kanila ay mga magsasakang Pilipino. Ang ating mga bigas ay binibenta natin sa ibang bansa. Ang pinukonsumo nating bigas ay hindi natin bigas. Bakit? Nagagamit, nagkukonsumo natin sa mas murang halaga. So, kailangan natin i-export ang ating mga produkto, mga bata. Kailangan natin kumita ng dolyar dahil ang ating utang panglabas ay dolyar ang pangbayan. Okay? Next! Marami pang kaganapan dito. Marami pang katotohanan. O meron naman tayong tinatawag na illegal na pagmimina. Ano ang illegal na pagmimina, Grayton? Apektado ang kagubatan sa pagmimina. Ano ba ang importanteng yamang minera sa Pilipinas? Sige nga kung alam nyo, elementary pa na kayo, tinulong sa inyo yan. Marami tayong copper, nickel, at gold. Ano problema sa pagmimina, mga bata? Pag nagmimina, kailangan patuloy yung tumo para maging maayos ang operasyon. Apektado ang pagbabata sa pagmimina dahil kadalasan dito, sabi nga ni Ma'am Simon, dito nakikita ang limestone, nickel, copper, at gold. So, nakaka-apekto yun sa kalusugan ng mga tao, ganun din sa mga, iba't ibang uri ng hayop na nanginirahan sa guba. So, kasalukuyan mga bata ay sinasabi ng Department of Environment and Natural Resources, mayroong 23 proyekto ang gobyerno sa kagubatan ng Sierra Madre, Mindoro, yan, nagagawa dyan ang mga pagmimina. Pero pag yung mga illegal, ibig sabihin walang permiso sa gobyerno, no? Hindi tama yun. Kasi imagine sinisisid nila ang pagundulpan para mahanap ang yamang mineral na katulad ng limestone, nickel, copper, at gold. So, ang pagundulpan ay hindi nagiging matatag. Kaya pagka nagkakaroon ng kalimigad na tinatawag na lindol, nagbubunguan ang
ang mga malaking bato, baka madali tayong maapektuhan. Masasama matigil na ito. Ano pa? Ano pa ang mga katotohanan tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng likas na yaman ng Pilipinas? Yan. Oh, meron na pang ipinakita ng larawan, no? Sabi natin, hindi madali na ang paggamit ng likas na yaman ay ganun na lang, no? Ano ngayon ang magiging konklusyon kung patuloy natin naranasan ang mga suliranin sa kalikasan o sa likas na yaman? Ano ang magiging konklusyon mo kung patuloy na naranasan ang mga suliranin sa likas na yaman? Maaari kayong mag-comment. Ano ang iyong sariling konklusyon? Bilang paghahalaw, ano ang konklusyon mo kung patuloy na naranasan ang mga problema sa likas na yaman nabanggit? Problema natin sa kalibatan, problema natin sa climate change, no? Problema natin sa yamang lupa. Pag nagpatuloy yan, anong mangyayari sa atin? Meron pa ba tayo magiging magandang future? Tayo ba ay magiging ligtas? Anong dapat natin gawin at bang? Ha? Okay, bilang naman yung pinagpito, dapat nakikibahagi tayo. Dapat tayo ay nakikiisa sa pagtatanim, sa paglilinis ng kapaligiran, at hindi natin dapat inaabuso ang ating likas na yaman. Dahil may mga likas na yaman, napapalitan at hindi napapalitan. Kung magpapatuloy ang kalagayan natin sa ganitong sitwasyon, patuloy tayong dadanas ng mga kalamidad na hindi natin ito basta-basta mapipigilan. Okay? So, kung meron tayong nais idagdag o katanungan, nandiyan ang chat box, at maaari kayong mag-comment at mababasa natin dyan. At para sa ating magiging takdang aralin, sa ating muling pagkikita na buwan, mababasa nyo, dapat bang ipagpatuloy ang gawain ng pampabuhayan sa kabila ng pagkasira ng kalikasan? Pangalawang tanong, paano masusuportahan ang ating pamahalaan para sa kaligtasan ng ating mga likas na yaman?